Suzuki Multicab. So katulad din ng mga Suzuki Minivan, Scram. So halos identical naman siya. Ang problema nito, wala siyang preno. Una sabi ng kong driver, mahina ang preno, pero upon checking, kung mapapansin natin, ang pedal niya lapat sa flooring. So walang ka laban-laban yung ating brake. Wala talaga siyang brake. Okay? So usually, ang una nating gagawin, check upin natin, visual check natin itong brake natin sa una yung kanyang caliper. So ang tinitingnan natin dito yung mga possible leak. Okay, so kung mapapansin naman natin, okay naman to yung kanyang mag. Dito sa side na to, medyo nagbabasa yung kanyang drums. Pero hindi siya panggagalingan nung pagkawala ng brake. Although kinakailangan natin i-address tong fountain leak na to. Yan. So, chinek natin. Kapag kaganito, na hindi naman siya ganun kalakas ang tagas, tapos lubog ang preno, usually ang problema natin ay nasa kanyang master cylinder. Yan. So dito tayo magpo-focus sa taas. Check na din natin yung kanyang brake fluid. Ay baka wala naman, pero ayan, mababa siya pero meron siyang brake fluid. Okay. So ayan. Pansin natin, mababa lang siya pero meron pa rin siyang brake fluid, kaya posible talaga na sa master yung kanyang problema. Okay, so dito nakatago yung kanyang brake master. So titingnan lang natin yung pedal sa tapat niya. Yan, nakatago yung kanyang brake master. Sa mga multicab lang na to, since converted to, iba-iba yung paraan ng pagtatanggal nito. Meron mga unit na kinakailangan tanggalin yung buong dashboard. Yan, so kinakailangan ibaba yan para lang ma-access. So dito, trinay natin tanggalin muna tong cover sa kanyang cluster. Ito, yan. So minsan kasi pag natanggal natin to, nakakaroon na tayo ng access sa kanyang brake master. So tinanggal din natin yung dalawang tornilyo ng manibela para mailabas yan. So mailalay natin ng konti din. Ito yung kanyang brake master. Kung mapapansin natin, ito yung tuyo naman yung brake master nya. So wala tayong nakikitang leak, pero ito yung kalimitang pinanggagalingan kapag sagad ang tapak sa preno. Yan. So kinalas na natin yung kanyang fitting, tapos nakalas na din natin dalawang 12mm bolt. So inilapit na din natin yung kanyang stereo. Ayan. So para mas maganda yung access natin. So upon checking, ayan, nung matanggal natin yung kanyang brake master, yung dalawang tornilyo din ikinawang natin, napansin natin dito sa loob ng booster yung kanyang hydrovac puno na ng fluid. So meron siyang leak. Hindi nga lang siya tumutulo katulad ng iba na visible yung tulo, kasi o-ring type, may o-ring to sa pinakaliig ng kanyang brake master. So kaya kapag kaganto ang problema ng unit nyo, try nyo, kung wala kang nakikita sa leak sa labas, so try nyo iangat ang kanyang brake master para makita nyo. Okay, so ayan, balik tayo dito sa likod. Kung mapapansin nyo, ito yung may leak na konti. So tinanggal na natin, since available naman yung buo, mas maigi na buo ang ating palitan, since matanggal na yung unit. Minsan kasi pagka kaplang, madali rin tumagas. Ayan, so papalitan natin ito ng buong wheel cylinder para sa right side na huli. Okay, so ito namang kabila, ito yung tuyo naman siya. Kung mapapansin natin, bago na yung kanyang wheel cylinder, so bagong palit din siguro to. Ayan, so ito yung kanyang bag, ito yung kanyang yung tinanggal nating brake master. Ito yung pampalit. So tinitingnan lang natin kung identical. Kung mapapansin nyo dyan sa loob nyan ng booster, ang punong-puno ng brake fluid. So ang ginawa natin, sisipsipin na lang natin yan. So kukuha tayo ng pang higop, then higopin natin, then hahanginan kaysa magbaba tayo ng buo. Ito yung kanyang
Liig, kung mapapansin natin, meron siyang o-ring. Yan, yung o-ring na yan, ang nag-seal dun sa hydrobar, kaya hindi natin nakita agad yung leak sa labas. So, ayan. So, sa pagkakabit nito, make it sure na parehas yung clearance na sa lahat ng, pati yung mga butas, identical para hindi na tayo mahirapan. So, yan. Buti na lahat may access tayo dito. Yan, so bago natin ikabit yung brake master, mas maigi na buhayin natin to. So ibig sabihin, lalagyan na natin ng fluid, tapos titingnan natin kung gumagana. May mga instances na mahirap paganahin ng ganito, pero kapag kanapansin natin nagsasalin tayo dun sa daanan ng fluid at kusang lumulubog, madaling paganahin ng ganito tulad sa case na to. Right, so naikabit na natin. Magbi-bleed na lang tayo. Kaya umusap tayo ng ating kasama yan. Shout out kay Papa J. Yan, bubumbahin ng preno. Kapag ka laban na din, bubuksan natin dito. So, ganyan yung proseso ng pagbi-bleed. Gagawin natin yan sa lahat ng gulong para totally mapalta na din yung brake fluid at the same time, maalis yung hangin sa linya. So, yun guys. Pagkatapos nito, test drive na natin yung unit. Ayun, so guys, test drive natin tong unit. Naitakbo na natin, medyo malayo-layo. Okay na siya. So, hindi na lumulubog yung kanyang brake. So, ayun, kung mapapansin natin, wala siya masyadong leak dun sa mga gulong. Merong konti dun sa right side na huli, pero kahit ganun, pagkakonti pa lang leak, hindi siya panggagalingan ng walang brake. Maliban na lang talaga kung baslina. Although, kanti pa lang din siya, pinalitan natin, pero hindi yun yung main reason kaya nawala ang preno nito. Kasi ang preno nito kanina, sagad talaga sa flooring. So, naging problema niya, yung kanyang master, brake master. Kasi kung mapapansin nyo, may o-ring nga yung design ng brake master. Kahit may leak siya, hindi siya basta lalabas dun sa booster, hindi agad natin makikita. So, nung ating tanggalin, napuno na yung hydrovac nung kanyang fluid. So, ginawa natin, hindi na natin tinanggal kasi kinang madami pang kakalasin, hinigop na lang natin, then hinangi na natin. So, ayun, kapag ka wala ang brake, yung sagot sa flooring, tapos wala kayo makita malakas na leak sa mga gulong, try nyo pabuksan yung kanyang wheel sealing, kanyang brake master, kasi nga naka-o-ring, hindi natin basta makikita. So, iangat, then checkin nyo ang loob ng booster, makakatulad nito na mayroon na ding leak sa loob. Okay, so sa mga multi-cap owner, sana makatulong ang video nito pagdating sa problema sa brake system, nakawala ng preno. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. So, God bless us all.